Pero kung ating titignan at suriin natin bilang Kristiyano, ang bawat tao, pwede natin pagkukulan ng aral. Maiwasan natin ang kritiko, pamimintas, at mga pagsasalita ng judgmental sa ating kapwa, eh dapat matuto tayong kumuha ng aral. Ano man makita natin sa ating napapansin sa ating paligid, may kapansanan man, dapat kuna natin yung aral at hindi yung pamimintas lamang. Halimbawa, yung kilala niyo yung taong sinasabi niya, I am king! I am the greatest! I am Ali. Alam natin si Ali, talagang maraming humahanga. Pero noong siya bumagsak, ngayon nangihilig na, hindi maraming namumula. Pero kung yun ang kinakaral, ang aral para sa akin doon, ang tao mo maaaring nasa tulad-tulad na tagumpay, pero alalahanin niya ang pagbagsak niya. May katapusan na sa ating pangalan. Ano ba makita natin sa kapwa para iwasan ang pagsasalita? Kunin natin ang aral. Ano ba ang aral na tinuturo dito sa atin, Panginoon? Ano ang dapat kong gawin kung sa akin mangyari ang mga bagay na ito? So, dito maiwasan natin ang judgmental. Ngayong umaga, nais kong tignan natin ang isang tao na pagkukulan natin ng aral. Sapagat ito'y kasama pa rin, kabilang pa rin sa ating equipping na matuto tayong tumingin ng ating sarili sa mga nakikita natin sa iba. Hindi yung tignan lamang natin ang iba at hindi tayo nakatingin sa ating sarili. Kilala niyo si King Asa sa Old Testament. Siya isang hari na hindi siya ganong banto ko. Kinikilala, isa sa mga kinikilala ng tao sa Biblia. Pero siya po ay may magandang aral tayong pagtukunan. Ang kanyang kasaysayan ay makikita natin sa 2 Chronicles chapter 14 to 16. Pero let us focus sa isang verse, 2 Chronicles chapter 14 verse 2. 2 Chronicles chapter 14 verse 2. At ang pamagat ng ating message ngayong umaga is The Rise and Fall of King Asa. Ang pag-angat at pagbagsak ni Haring Asa. Pero sa kabuuan ng kanyang buhay, ang sabi sa verse 2 ng chapter 14, ganito, Asa did good and right in the sight of the Lord. At si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Tayo po yun. Opo, Panginoon, upang maiwasan namin ang pamumuna, paninira sa aming kapwa, ikunin namin palagi ang leksyon sa aming mga buhay. Kung kami po ang nakasuod ng kanyang sandalyas, ay magdama at makita namin kung anong dapat na aral na aming matutunan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tumingin sa isang halimbawa ninyo, isang karakter sa Bible na kung saan makapag-equip ng aming pong buhay Kristiyano, makapagpapatibay ng aming pananampalataya, at makapag-iiwas sa amin sa pagkuha ng anumang kasamaan tungkol sa pagpapasin. Pagpalain po ninyo ang pag-aaral namin ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. So, sa King Asa, sa kabuuan ng kanyang buhay, inilarawan siya na siya ay isang taong gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Diyos. Ganun ba tayo inilarawan ng Diyos? Ganun ba tayo dapat inilarawan ng ating mga kapwa? Si King Asa, bagamat yun ang sinabi ng Biblia na siya ay gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos, ngunit hindi siya naging tapat lagi sa Panginoon. Nagsimula siyang malakas, nagsimula siyang matibay, mainit,
sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit biglang dumating ang panahon na siya'y nanghina. Unti-unting bumababa ang kanyang espiritual na kalagayan hanggang siya'y tuluyang bumagsak. At lahat ng yan ay nangyari dahil sa kanyang desisyon. Napakahalaga po ang desisyon. At ito po ang ating layunin ng umaga na matuto tayo sa mag-desisyon ng tama. At tignan natin ang mga leksyon sa mga desisyong nagawa ni Haring Asa. Una, tignan natin ang mga desisyon ni Haring Asa na humantong sa kanya sa kabutihan. At ang kasaysayan ito ay nasa chapter 14 hanggang chapter 16. Kaya mahaba po ito, ngunit tignan natin lamang ang mga bahagi ng mga talata na siyang bahagi na naging buhay ni Haring Asa. Unang-una, sa kanyang mga desisyon, makikita natin ang kainitan ni Asa sa pagpaparangal sa Diyos. Pinarangalan niya ang Diyos ng maigi. Iyon ang kanyang naging desisyon, parangalan ang Diyos. At sa kanyang pagpaparangal sa Diyos, mayroon tayong apat na obserbasyon kung paano niya ito ginawa. Una, sa verse 3, tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan sa buong lupain. Ang sabi sa verse chapter 14, verse 3, inalis niya ang mga ibang dambana at ang mga taas na dako at winasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste. At inutusan ang Huda na hanapin ang Panginoon. Yung po isang uri ng pagpaparangal, dinesisyon ito ni Asa na kanyang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggal ng anumang mga hadlang sa kanilang pong pagsamba sa totoong Diyos. At anumang hadlang sa kanilang proseso at paglago bilang mga tao ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin ngayon, handa ba nating tanggalin ang ilang mga bagay sa buhay natin na siyang nagiging hadlang sa ating paglago sa buhay espiritual? Nandito po, ipinakita sa atin mismong Diyos-Diyosan, mga revolto, mga poste, mga obelisk na yan. Alam natin, may obelisk tayo din sa may Quezon Rotonda, Quezon City. Yan po ay God of Fertility. Yan po ay sign ng lalaki. Yung umbilis na gano'n, diretso. Pero yan po, ayaw ko lang din naman siguro sinasabar ng mga tao yan. Pero yung si Asa, tinanggal niya lahat ng ito sa lupain. Walang makikita, dapat walang makitang signs of idolatry. At dapat din sa buhay natin, maalis din ang mga idol sa ating buhay. Pagsasabi kong idol, yung po yung mga bagay na nakakaadlang ng ating relasyon sa Diyos. Yung mga bagay na siya nagpapahina ng ating pakikitungo sa Diyos sapagkat mas natutuo ng ating isipan, ang ating puso sa isang bagay. Sa ating pong modernong panahon, kadalasan pong idol sa atin ay tulad ng TV. Andiyan po yung mga teleserye na nagmamadali mula sa trabaho, sa traffic, hanggang maaaring naglalakad na lang para makarating sa bahay, mapanood ang kanilang paboritong teleserye. Isang larawan ko ng idol yan. Walang panahon para mag-pray, walang panahon para mag-meditate sa Panginoon, sa kanyang salita, pero may panahon pagdating sa Facebook, lahat ng oras sa Facebook. Ako nakamunahan ng Facebook. Alam niyo ba yun? Mayroon ng Facebook. Pero isa nakakalimutan kung buksan yun. Wala sa puso ko yung bagay na yun. Pero maraming po ang nagpapabad sa Facebook. Walang po ginawa kundi selfie. Well, hindi masama yun. Napagandang bagay yun na mabilis ang communication. Pero lahat ng time mo, ginugugol mo dyan, wala kang panahon sa Diyos, that is an idol. Idol yan.
Pagbukas ko ng aking tab, nakita ko yung mukha nagre-request sa akin. Hindi ko sabihin ko sino. Ang dami mukha. Binuksan ko isa. Nang pagbukas ko sa isa, lumantad, huwag kayong humator. Ako yung naked. Ano ba yun? Bakit? Hindi mo humahato sa kanya. Bakit pinadala ng spirito? Hindi ko na siya nakikita. Binubulalas yung kanilang nilalaman ng loob. Now, ano bang bagay na sobra? Alam natin, hagdan ito sa ating relasyon. Yung ating time, dapat meron tayong quiet time with the Lord. Pero nandun tayo sa isang bagay na mas minamahal natin. Dahil hindi ko sinasabi, alisin natin ang mga mahal sa buhay natin. Pero dapat, mauna yung ating relasyon sa Diyos. Dahil yung ating mga mahal sa buhay, Diyos may hawak niya. Ano bang sa, sobrang hagdan sa atin, mga bisyo, mga sports na mas binibigyan natin pansin, pero yung ating spiritual life ng ating pamilya, dito ba alam na kahit ang inyong mga anak ay unbeliever, kahit yung asawa ay unbeliever, napapabanal sila dahil sa iyo. Ano ba ibig sabihin na papabanal? Sila'y natitigil sa mga masamang ugali, sa masamang gawain, dahil sa iyong pagtuturo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pati mga anak mo, makitigil sa pagsisinungaling, makitigil sa paglalakwat siya, dahil lagi mo silang kausap sa salita ng Panginoon. Napapabanal sila. Pero kung wala tayong panahon dyan, mas mahalaga ang panahon ng ating idol at ating sarili. Pero si Haring Asa, dahil sa kanya pong kainitan, nag-decision siya para sa mabutihan, inalis niya ang mga Diyos-Diyosan. At hindi lamang Diyos-Diyosan ang kanyang tinanggal, inakay niyang iba sa pagkilala sa Diyos, verse 4 to 5. Nung matanggal na ang mga idols, ang sabi sa verse 4 and 5, at inutusan ang Huda na hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kausan at ang utos. Kanya rin inalis sa lahat ng bayan ng Huda ang matataas na dako, at ang mga dambana ng kamanyang at ang kahian ay nagpahinga sa ilalim niya. Pero nagkaroon po ng peace, nagkaroon ng payapang buhay, dahil hindi lamang na inalis ang mga Diyos-Diyosan, kundi inutos pa niya sa kanyang pamilya na hanapin ang Diyos. At tinulungan niya ang kanyang buong bayan na alisin ang kanilang mga dambana, mga mataas na pinadalagay ng kanilang Diyos. Para bang nakikita natin ang family devotion? Nabasa natin, alimaw John 3.16, for God so loved the world, ginalang pag tapos ang mga anak natin, ato mga anak, alam niyo bang kayo'y iniibig ng Diyos at ang biyaya niya ay sumasa inyo, pero kailangan kayo sumampalataya sa Kanya. Ngayon pa, paano kayo sasampalataya kung langit kayo nandun sa barkada ninyo? Paano kayo sasampalataya kung busy-busy kayo sa barbell dance ninyo sa inyong Facebook? Kailangan pakinggan nyo. Ganun po pag-apply ng salita ng Diyos. Dinidir mo yung ugali ng iyong anak sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Ganun ang ginawa ni Asa sa kanyang bayan. Tinuruan niya. Inutusan niya ang hanapin ng Diyos. At nakita nila. At ang influensya, kapayapaan. Nagkaroon sila ng kapayapaan. Alam mo, ginamit ni Haring Asa rito yung kanyang influensya. Hari siya, hindi siya naging tyrant sa kanyang buong bayan, pero ginamit niya para utusan silang hanapin ng Diyos. Bilang ama rin, hindi natin gagamitin ang ating responsibilidad para sila ay ating utusan at pahirapan, kundi gamitin natin ang ating influensya na sila'y madala sa paanan ng Diyos. Sila'y matutong kuminana sa Panginoon. Paano natututong magpasayang anak? Nagtitiyaga ka. Binibigay mo yung form, yung letter, and then the sound. Anak, itong ganyan, letter ganyan, malaki ganyan, dalawang stick, tsaka may sa gitna. Ang sound dyan, ah. Ah. Ito naman, na ganito ang ano, bah. Ngayon, pag pinagsama mo yan, ah, bah. Ah, bah. Bilisan mo, aba, ay aba. Yun pala yun. Ganun din naman kung ating tuturuan ng ating mga anak ng salita ng Panginoon, matututo silang magkaroon ng unawa sa bawat salita na kanilang nilabasa. Inakay niya
ang iba sa pagkilala sa Diyos. Then thirdly, sa kanyang desisyong kabutihan, para mapangalan ng Diyos, ikatlo, pinagtibay niyang karian habang payapa. Habang walang gera, habang walang problema, pinagtibay niya. Nagpatayo siya ng iba't ibang mga building sa kanilang lugar, 6 and 7, ganito ang sabi. Siya'y nagtayo ng mga lungsod na may kuta sa Huda sapagkat ang lupain ay nagkaroon ng kapahingahan. Siya'y hindi nagkaroon ng pakikipagdigma sa mga tao iyon sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan. At sinabi niya sa Huda, itayo natin ang mga lungsod na ito at palibutan ng mga pader at mga buog, mga pintuan at mga halang. Ang lupain ay sa atin pa rin sapagkat hinanap natin ang Panginoon nating Diyos. Ating hinanap siya at binigyan niya tayo ng kapahingahan sa lahat ng dako. Kaya sila'y nagtayo at umulan. Mayroon silang panahon na makapagtayo, mag-progress ang kanilang kingdom ng iba't ibang mga buong, iba't ibang building dahil payapa. At sino nagbigay ng kapayapaan? Ang Diyos. Bakit nagbigay ang Panginoon ng kapayapaan sa kanila? Hinanap nila ang Diyos. Kaya habang tayo sa ating buhay, mga kapatid, bilang pamilya, bilang iglesia, habang hindi pa dumarating ang iba't ibang mga pagsubok at iba't ibang mga problema sa buhay, habang tayo'y payapa, nagbinigyan tayo ng kapayapaan, dapat tayong mag-aral. Magtayo tayo ng ating karakter. Build up our character. Build up our personality. Build up our relationship with God. Kailangan natin itayo. Ganun din sa ating mga anak sa bahay. Atin silang hubugin sa biblical character, sa mga Diyos na ugali, sa mga Diyos na pananalita, upang pagdating ng problema, pagdating ng mga matitinding temptation sa buhay, hindi sila maakay, mananatili silang matatag sa kanilang character bilang mga naturuang mga. Ito po yung dapat maging desisyon natin, kabutihan. At sa kabutihan natin, sa na ating tinatamasa, eh, parangalan natin ang Diyos. Parangalan natin. Turuan ang ating mga anak na alisin ang kanilang mga bisyo. Turuan ang kanilang mga ating anak na alisin yung mga hilig nila. Huwag masyadong sobra. Magamat may kalayaan silang bigyan, pero huwag sobra. Dahil magiging spoiled yan. Hanap-hanapin yan. At ikatlo, pang-apat, ang ginawa nitong si Asa sa kainitan ng kanyang pagpaparangal sa Diyos. Verses 8 to 15. Nakasummarize dyan, Asa feared God alone. Walang kinatatakutan si Asa maliban sa Diyos lamang. Kung ating pong babasahin, bagamat mahaba, magumain natin. Si Asa ay may hukbo na binubuo ng 300,000 mula sa Huda. 300,000 from Judah. May sandata ng mga kalasag at mga sibat. 280,000 mula sa Benjamin. Dalawang bayan lang kasi ito eh. Mayroon din siyang 280,000. So, all in all, mayroon siyang 580 soldiers. Okay? Verse 7, si Zerah na taga Ethiopia ay lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1,000,000 katao. 1,000,000 against 2,580. Okay? Parang lumalabas 2-1. Labanan. At 300 karwahe. At siya'y dumating hanggang sa Maresha. At lumabas si Asa upang harapin siya at sila'y humanay sa pagkikipaglaban sa Libis ng Sipata sa Maresha. Si Asa ay tumawag sa Panginoon niyang Diyos, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makakatulong sa pagitan ng malakas at ng mahina. Tulungan mo kami, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo at sa iyong pangalan ay pumarito kami laban sa karamihan ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Huwag mong magpagtagumpayin ang tao laban sa iyo. Yung po
yung faith ni Asaph, hindi siya natatakot sa 1,000,000 dahil siya'y umaasa sa Panginoon. At dahil sa pag-asa sa Panginoon, alam niyang kanyang kanilang magagawa. Nakapagtayo sila ng mga syudad, nakapagtayo sila ng mga tore, muog. At alam nila sila nakahanda. Kailan nila nagawa ang mga tore, mga muog, mga building? During peace time. Nung wala pa yung kaaway. Pero darating ang kaaway. At ang kaaway, hindi mo katumbas lang. Higit pa sa iyong pangakayanan. Pero kung tayo po ay maharap sa problema na hindi tayo handa, ang ating mga anak ay hindi naging handa, mga kapatid, manginig ka na. Dahil gagapihin ka talaga. Yan po yung pinapakita rito. Asa feared God alone. Bagamat nakahanda sila, pero hindi yun ang pinagmamalaki. Kundi nakahanda sila na ang Diyos ang kanilang pinagkatiwalaan. Isang mabuting bagay sa ating mga kapatid, ang ating mga pamilya. Darating at darating ang problema. Pero dapat nating patatagin ang ating pamilya. I-build up natin ang kanilang character. I-build up natin ang kanilang faith. I-build up natin ang kanilang relationship with the Lord. Yun ang tayong pag-asa. Para pagharap nyo sa problema, mga kapatid, mga anak nyo, nakadepende rin sa iyo bilang leader. Dahil alam nila, nakadepende ka sa Diyos ang lahat ng pinapalo. Kaya maganda po yung family worship, family devotion. Alam ito ng marami sa atin. Ano tinuturo natin? Sa family devotion, tinuturoan natin ang ating mga anak na magbasa ng Bible. Tinuturoan natin ang mga anak na i-apply ang salita ng Panginoon at ating tinutumbok ang kanilang ugali, ang kanilang asa. Na ito sabi ng Panginoon. At pagkatapos, tinuturoan natin silang tumanggap ng problema. At tinuturoan natin silang manalangin at magtiwala sa Diyos. Kaya sa family devotion, nasabihin ng magulang. Anak, alam mo, mayroon tayong problema. Gusto kong malaman ninyo, kahit handa nyo ito. Pero sabi ng Diyos, ito, wala tayong pambayad ngayon ng, ano, ng bahay. Kailangan natin manalangin. Wala tayong, mayroon tayong problema. Wala tayong pagkain ng isang buwan, wala trabaho si Papa. Papasa tayo ng maubuhay. Kumanda kayo dyan, mga anak. Mag-pray tayo. Alam niyo mga anak, harapin ang problema ninyo. Dahil sinabi niyo na, sarapan ng Panginoon. At alam din nila kung saan sila sa kukuha ng resources. Kundi sa Diyos. Kaya pag nananamin si Bunso, Lord, bigyan mo trabaho, tatay. Ganun naman. Simple. Pero nakapagpapatibay ng iyong puso dahil alam mo, anak mo, nagtitiwala sa Diyos. Pero kung mga anak natin pinobayaan dahil sabi natin na hindi pa dapat silang magkaroon unawa sa problema, pero kung nasabi mo, may problema tayo, wala din pera, eh, kamahimik kayo dyan. Habay mo natakot, tayo mga bata, ayaw kong malaman problema namin. Pero kung ilalatag mo itong maigit habang may kapayapaan at sabihin mo sa isa, ibabaan natin ito, susolusyonan, tanging sa Diyos. Tumitibay ang kanilang pagtitiwala. Tumitibay ang kanilang respeto sa iyo. Kahit tata yan, kahit nana yan. Pero tuturo ko sa pagpilay. So, hindi na mag-isip pagbulak-bul yun. Yan tinuturuan natin. Pero minagawa natin. Walang family devotion. Mga anak nagtatakbuhan doon kung saan nagpupunta. Naglalaro sa mga gawa nila, matitigas ang ulo. Hindi ganun si Asa. Hindi ganun ang hari. Asa feared God. Taglay ba natin ang faith ni Asa? Sana taglay natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Ngunit atin din namang ipayag na may kababaan ang ating kabigatan sa ating problema. Alam nyo, kung lagi tayo nasa palig ng Diyos, alam natin na ang palig ng Diyos ay laging nasa tagumpay. Hindi ka magtitulog. Then, secondly, sa desisyong kabutihan, naging mainit si Asa sa pagpaparangal sa Diyos. At ikalawa, naging mainit naman si Asa sa pakikinig ng preaching ng Diyos.
basahin natin chapter 15. Chapter 15 na tayo, verse 1 to 10. Bilisan lang natin. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating kay Azarias na anak ni Obed. At siya'y lumabas upang salubungin si Asa. At sinabi sa kanya, pakinggan ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay nasa palig ninyo samantalang kayo'y nasa palig niya. Kung inyong hahanapin siya, siya'y matatagpuan ninyo. Ngunit kung siya'y tatalikuran ninyo, kanyang tatalikuran kayo. Sa loob ng mahabang panahon, ang Israel ay walang tunay na Diyos, walang tagapagturong pari at walang kautusan. Ngunit nang sa kanilang kahirapan ay nanumbalik sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel ay kanilang hinanap siya, kanilang natagpuan siya. Nang mga panahon yun ay walang kapayapaan sa taong lumabas. Walang kapayapaan sa taong lumabas o sa taong pumasok sapagkat malaking liganig ang nagpahilap sa lahat ng naniraan sa mga lupain. Sila'y nagkadurog-durog, bansa laban sa bansa, at lunsod laban sa lunsod, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng bawat uri ng kaguluhan. Ngunit kayo, magpakatapang kayo, huwag ninyong hayaang manghina ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantimpalaan. Nang marinig ni Asa, ang mga salitang ito, ang propesya ni Azaraya na anak ni Obed, lumakas ang loob niya. Inalis niya ang mga karumagduman ng Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Huda at ng Benjamin at sa mga lungsod sa kanyang silap, na kanyang silapot sa lupain maburo ng Ephraim. Kanyang inayos ang dambal ng Panginoon na nasa harapan ng portiko ng Panginoon. At kanyang tinipo ng buong Huda at Benjamin at ang mga galing sa Ephraim, Manasis at Simeon na nag-ipamayang kasama nila sapagkat napakalaki ang bilang ng tumakas patungo sa kanya mula sa Israel nang kanilang makita na ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. Sila'y nagtipon sa Jerusalem sa ikatlong buwan ng 15 taon ng pag-aari ni Asa. Mo, pati yung side ng Israel, marami ang umalis dahil nakita nilang na kay Asa ang Diyos. May pag-asa sila sa Diyos. Dahil dito, sa pangangalan ng propeta, itong si Asa, napalakas siya. Napatibay siya. Dahil tanggap sa tanggap niya ang pangangalan ni propeta, ng propeta na ito. At dahil siya napalakas, higit pa niyang ginawa ang mabuti sa kanyang bayan. Tayo pa rin napapalakas sa mga tapat na preaching? O tayo napapalakas doon sa mga magagaling na preacher? Ang propeta rito na si Azarias ay isang tapat na preacher ng Diyos. Alam nyo, minsan, sa buhay natin, mas gusto natin makinig sa ibang preacher. Hindi ko sinasabi mo sa mga. Dahil magagaling at mahusay ka ng araw-tulungan. Mas magaling sila. At mapapansin natin, halos minuminoto pinag-uusapan nyo. Di nyo discuss. Pero pagdating sa sariling mismong home church, tinutulugan. Dahil natutumbok. Na ako gusto ko mag-preach, aminin ko sa inyo, gusto ko mag-preach sa ibang church. Bakit? Hindi ko alam kung ilalang mga tao eh. Hindi ko alam mo ang problema niya. Basta i-preach ko rin yung salita. Kaiba po yung guest speaker ka kaysa yung ikaw yung mismong speaker for so many years sa isang church. Kilala ng preacher ang iyong kahinaan, ang iyong kalakasan. Kaya ang prayer ng preacher na yun, umugma sa iyong pangailan. Kaya marami kong gusto mag-preach sa iba. Kasi wala akong pakilang dun eh. Tanggapin nila, okay. Matuwa sila, okay. Pero, mas mabigat ang preaching sa sariling church dahil kilala pa ako sa inyo. At kadalasan, maraming natutulog sa preaching sa sariling church. Preaching ng pastor nila, hindi na pag-usapan. Pero preaching ng bisita, naku, pinagtatalunan pa. Kasi, katandaan lang napapakinggan at hindi yung pansariling nakapanan. Ano ang tinuturo ito sa akin? Hindi ko sinasabing masama makinig sa preaching sa iba. Kailangan yun para ma-edify ka. Pero once, pakinggan mo rin ang tinig ng Diyos sa sarili mo
iglesia dahil kilala ka. Kilala. Napalakas dito si Asa dahil sa kanyang preacher na si Azarias. Nagsasabi ng katotohanan. Katapatan ang kanyang pinipreach. Sinabi rito, yung inyong mga dating maganto, sila'y nalaglag sa mga kapamakan dahil ang Diyos ang nagpatalan sa inyo ng kapamakan. Pero kayo, manatili kayo, magpakalatag kayo sapagkat hinarap niyo ang Panginoon ay nanatili sa inyo. At dahil dito, sa kainitan niya sa pakikinig ng preaching, hindi lamang siya nagpalakas at higit niyang ginawang ang kanyang katungkulan, hinanapan niya ang Diyos ng buong puso. Hinanapan niya. Verse 11 to 15, sila'y naghandog sa Panginoon ng araw na yon mula sa samsam na kanilang dinalang 700 baka, 7,000 tupa, at sila'y nakipagtipan upang hanapin ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno ng kanilang buong puso at kaluluwa. Sino mang ayaw humanap sa Panginoon Diyos ng Israel ay papatayin. Grabe ito. Anong araw, no? Pag hindi ka umatin, papatayin ka. Pag hindi mo hinanap ang Diyos, hindi ka pwedeng gawin ito. Maging bata o matanda, lalaki, babae, pati bata. So, ibig sabihin, in-imply dito ang mga bata nakikinig at inuunawa kung ano yung napapakinggang aral. Kaya sila may pananagutan din sa kanilang mga natutunan, babae at lalaki. Lahat ng nandyan, may pananagutan ka. Pag ikay natutulong, bibigit, may pananagutan ka dyan. Verse 14, sila'y sumumpa sa Panginoon na may malakas sa tinig, may mga sigawan, may mga trumpet at may mga tambuli. Ikinagalak ng buong Huda ang panata sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso at hinanap siya ng buo nilang hangarin. At siya'y natagpuan nila at binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa palibot. Di ba? Mayroon tayong tipan eh. May panata eh. At sila'y buong galak. Sa tuwing hanapin nila ang Diyos, galak na galak sila. Tayo din, mayroon ting tipan sa home church talaga. Na kahit saan ka man roon, dapat mauwi ka talaga sa home church dahil yun ang tipanan mo. Yun ang sinumpaan mo sa Diyos at sa buong kapatiran. Na ano man nangyari, kung may pagkakataon makauwi ka, dapat na umuwi. Dahil yan ang iyong home church. Yan ang iyong sinumpaan. Pero marami po mga Christian ngayon, pasyal ng pasyal sa ibang church. Hindi nila minamahal yung kanilang covenant, ang kanilang tipan. Pero itong mga tao ito, tuwa sila sa kanilang mga panata. Bata, lalaki, at patanda, hinanap nila ang Diyos. Ang ibig sabihin ng hinanap? May pagkakaiba yung seeking God at saka stationary. Pag sinabing seeking God, alam natin na ito yung action. Ibig sabihin, mayroon kang gagawin. Mayroon kang part. Nakikita ito sa iyo na hinahanap mo ang Diyos. Pero yung stationary, passive. Naniniwala siya na siya ay pumunta ng Diyos. Naniniwala siya na siya ay pagpapalay ng Diyos. Pero walang ginagawa. Magkaiba po yun. Kailangan din talaga, ang ating obedience is active and passive. Nagtitiwala tayo ang Diyos at siya magpapala sa atin, pero gawin din naman natin ang ating responsibilidad. God is sovereign, but man is responsible. Sapagkat ang pangako, if you seek Him diligently, you will find Him. Kaya sa Bangtipan, isang talata ang malinaw sa atin, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And, yun na, passive, no? All these things shall be added unto you. Mayroon po talaga bibigyan ng Lord. So, seeking needs action. Seeking means need action, needs dedication, and priorities. May prioridad dito talaga.
So, all in all, seeking means to glorify God and to enjoy Him forever. So, sa kainitan ni Asa, sa pakikinig ng preaching, nagpalakas siya, hinanap niya ang Diyos ng higit pa. At hindi lang yun. Inunan niya ang Diyos kaysa sa pamilya. Yung araw noong Saturday ba yun? Paterna? Monday. Number one nating ministry is our family. Pero dapat din natin. Tama yan. As a Christian, na tayo ay malingkod ng Diyos, family talaga ang ating number one ministry. Kasi kung hindi, mapapabayaan mo yung pamilya, paano ka makapaglilingkod sa Diyos? Pero marami rin, ang pamilya na lang yung una, maliwala ang Diyos. Hindi mabalans siya. Pero in reality, sa ating buhay Kristiyano, nandun tayo sa yung will, kasamhab natin ng Diyos. Lagi siya una. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Kaya dapat, nauna pa rin ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Siya pa rin ang sentro. Paano niyo pinakita ni Asa? Alam niyo yung kanyang grandmother? Yung kanyang lola? Ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung lola niya. Reyna ng Karyan, ng Huda. Pero, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa ni Asa? Inalis niya, kanyang lola. Sa pwesto. Tinanggal niya. Dahil ang lola niya, involved sa idolatry. Pero mahirap na desisyon nito, mga kapatid. Pero kung Diyos ang sentro ng iyong buhay, walang problema sa Diyos. Hindi sa akin. Sa akin. Mismo. Nire-review ko ang nanay ko, nire-review ko ang auntie ko, pagkamali ang kanilang ginagawa. Hindi ako nangingilang. Napagsabihan sila, mali ang ginagawa nyo. Kasalanan sa Diyos siya. Kaysa pabayaan natin, dapat ang Diyos ang napaparamanan. Handa ba tayo tumayo para sa Diyos, mga kapatid? Sabi nga ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10, verse 34, and the following. Huwag ninyong isipin pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Na ano ibig sabihin yung kapayapaan? Peace? Now, kung atin titignan ito sa context ko na ang Diyos ang inuuna sa pamilya, ang kapayapaan dyan na masabi natin na huwag ninyong isipin pumarito ako upang magdala ng pakikipagkompromiso. Yun po yung kapayapaan. Payapa tayo, hindi kita papansinin, huwag mong pansinin, so compromise tayo. Pero sabi ni Jesus dyan, naparito siya upang magdala ng tabak. Tabak means pagkakilanda. Which is which? Alin ba yung totoo? Alin ba yung mali? Dapat makita ang difference niya. Yun ang nais ng Panginoon. Nagtuturo siya ng katwiran. Hindi siya nagtuturo ng kompromiso. Kaya hindi po kapayapaan ang dala niya, kundi tabak. Kaya sabi sa verse 35, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang sa babae at ang kanyang biyanang tulay. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. At ang bibig sa ama o sa ina, nang higit kayo sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae, nang higit kayo sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So nakita natin, hindi ito pag-aaway ang ginawa ng Panginoon. Pag-aawayin yung yun po ay isang paglalarawang pangalita. Dapat makita ng bawat magulang at anak ang pagkakaiba
ng sa Panginoon at ang pagkakaiba ng sa sanlibutan. Makita ang distinction. Kaya dapat malantad ang Diyos kaysa sa pamilya. Upang ang pamilya, makita nilang pagkakaiba. Makita nila ang tabak ng pagkakaiba. So yun po yung mga desisyon ni Asa tungo sa kabutihan. Ano po yun? Mayroon pong apat. Una, tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan. Now, marami pong mga grupo dyan, akit sa bahay nyo, akit sila, mga ibuto ninyo, dahil hindi pa kayo, ano, ginawa yan sa antiko. Yung mga binili ng antiko from Roma, no? Yung grupo ang inatina nila ni Mama, yung sinasayawan ko, nakabrit lang ako. Kasi nainis ako, eh, nahakot nila yung mga amamahal ng mga ibuto, tapos dinudurog sa harapan ng mga tao. Eh, gusto kong pagsuntungin, kasi lang, eh, nakaya, dahil doon sila sumasayaw. Mayroong mga grupong ganyan, hindi yan ang tama. Yung Diyos-Diyosan dyan, ano bang masamang bisyo na sa atin, ano bang kasalanan na sa atin, minamahal natin, yun ang dapat nating patalin. At susunod na yung mga physical na yan, kapag ikaw ay isang bagong nila. At inakay ang buo, inakay ang iba, yun ang ginawa ni Asa. Ikatlo, pinagtibay ang kanyang karyan habang payapa. At walang kinatakutan maliban sa Diyos. Ikarong bahagi, nakinig siya ng preaching. At sa kanyang pakikinig ng preaching, napalakas siyang gumawa pa ng mas mabuti. Hinanap pa niyang higit ang Diyos at inilagay niyang unang Diyos kaysa kanyang pamilya. So yun yung positive side ni Asa. Now, tingnan natin ang ikalawa. Tingnan natin ang mga desisyon ni Asa na nagdala sa kanya sa kasamaan. Now remember sa ating key verse, ang sabi, Asa did good and right in the sight of the Lord is God. Pero hindi na nangahuna, kung ikaw may gumagawa ng mabuti at nagpaparangal sa Diyos palagi, hindi na nangahuna, hindi ka babagsa. Pride ang simula niya. Mayroon tayong pinagmamalaki sa ating sarili. Mayroon tayong inaasahan sa ating sarili, mayroon tayong prinsipyo sa ating sarili, at hindi ng prinsipyo ng Diyos, kaya bumabagsak at nagdidesisyon tayo ng mali. Na, ano ang desisyon, mga desisyon ginawa ni Asa? Mayroong apat, at least, apat. Una, chapter 16 na po ito, verses 1, hanggang 6, nagdesisyon siyang umasa sa tao, face of Diyos. Now, bantog na siya rito. Mataas na. Sa tingin niya, hindi na kayang ibagsak ng kalaban ng kanyang kaharian. Sa tingin niya, wala lang katapusan ng kanyang pananagumpay. Siya nasa tugatog ng tagumpay. Pero isang mali lang. Mali siya, unti-unting bumagsak. Chapter 16, verse 1 to 6. Nang ika-36 na taon ng pag-aari ni Asa, si Baasha, na hari ng Israel, kanyang kapatid, ay pumunta laban sa Huda at itinayo ang Rama upang mahadlangan niya ang sino mang lalabas o pupunta kay Asa na hari ng Huda. At kumuha si Asa ng pilang at ginto mula sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at pinadala mga ito kay Ben-Hadad na hari ng Syria na naninirahan sa Damasco na sinasabi, magkaroon nawa ng pagkakasundo sa pagitan nating dalawa gaya lang sa ating ama at sa inyong ama. Ako'y nagpapadala sa iyo ng pilang at ginto, humayo ka, sirain mo ang iyong pagkasundo kay Baasa na hari ng Israel upang siya'y lumayo sa akin at nakinig si Ben-Hadad. Now, ito po yung malungkot. Napakalungkot po. Dahil minsan ang problema, hindi lamang sa labas nagmumula. Ang problema, minsan lumalabas sa loob. At ang problema ang nagmumula sa loob, ito yung nagpapawasak. Pero yung problema mula sa labas, ito yung nagpapakompak. Pagtayan natin yan. Ingatan niya. Dahil ang naging problema rito ni Asa ay ang kanyang kapatid na bansa na pinangunahan ni Baasha.
Now, sitong si Baasha, alam natin, to side ni Jeroboam na hindi nagniwala sa Diyos. Pero doon kay Asa, nandoon ang templo. At maraming mga taga-Israel sa Northern Kingdom ang sumasamba doon. Dahil mayroong totoong Kristiyano doon sa mga tao ito sa Israel, sa Northern. At sumasamba sila at nagpupunta roon sa templo. Kaya ayaw ni Baasha yun. Kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng pader para walang makalabas at walang makapasok doon sa banda. At dahil doon, hindi niya maharap ang kanyang kapatid. Pagdating sa panampalataya na wala ng confrontation, hindi, kapatid ko naman eh. Eh, nagtuturo din ang tama yun eh. Nagtuturo ng salita ng Diyos yun eh. Eh, bakit pa pakikialaman yun? Eh, mas maganda pa nga pagsamba din eh. Hindi kaya. Kaya ang ginawa ni Asa, sinuhuray na si Ben-Hadad na hari ng Assyria. Binigyan ng maraming pera. Ibig sabihin po yan sa ating panahon, nakikipagpahititungo itong si Asa sa mga taong pamamaraan at hindi na sa Diyos. Marami pong ganyan eh. Dahil magkamag-ana, hindi ng Diyos, para ng Diyos, kundi makataunan. Now, alam natin na yun lang dahilan, wala ibang makita ng dahilan. Isang kakipagkompromiso lang. Takot. Natakot si Asa. Kayo nasa kanyang Diyos, nasa kanyang templo, nasa kanya ang propeta mo to. Natapos. Ngayon, nagsimula siyang mag-fall. Alam mo mga kapatid, hindi na lang ang mainit tayo in the past sa ating Panginoon. Alam niya sa atin, baka po pa lamang tayo maging miyembro, napakainit natin. Nung tayo maging miyembro, napakainit pala to. Pero once mayroong isang bagay na kailangan mo makipag-compromise, doon ka talaga sa panig ng tao. At para hindi masira ang iyong relasyon sa iyong mga kapatid, nagpapakita ka pa rin. Na para bang kaysa pa rin sa panampalataya, pero totoo, wala ka na sa pangahawak sa Diyos, kundi sa paraang mga tao. Lumago tayo niya. At kapag yan ang ginawa natin, nakikita natin, unti-unti, maranasan mo talagang hirap, bigat. Marami kang maranasan na hindi dapat nangyari. Mga wake up call sa atin. Pero pinapagaling natin ito ng panahon. Hindi natin ito pinapagaling sa pamamagitan ng ating pag-repent at pagsamba sa Diyos. Itong ginawa ni Asa. So, nangyari kay Asa? Tumigil siya sa pakikinig ng preaching. Chapter 7 to 10, 2 Corinthians 16. Ang sabi sa 7, nang panahong iyon ay pumunta kay Asa na hari sa Huda si Hanani na propeta. At sinabi sa kanya, sapagat ikaw ay umasa sa hari ng Syria, ay hindi ka umasa sa Panginoon ng Diyos. Tinakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Yung tumulong sa kanya na sinuhulan niya, ngayon lumayo na rin sa kanya. Wala na. Then 8, hindi pa ang mga taga-Ethiopia, ito na, pinaalam na ng Diyos na ni Hanani ang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila'y nagtiwala. Di ba ganito kayo dati, mainit kayo at ang Diyos ay nasa inyo? Ang sabi sa 8, hindi ba ang mga taga-Ethiopia at mga Lubim ay isang napakalaking hukbo na may napakaraming mga karwahe at mga nabayo? Ngunit sapagkat ikaw ay umano sa Panginoon, kanyang ibinigay sila sa iyong kamay. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpapalot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay nito sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. Nakita mo na ang mga patunay na napakabuti ng Diyos sa iyo sapagkat hinalap ko ang Panginoon, pero gumawa ka ng kahangalan ngayon?
Hindi mo kayang harapin ang problema mo sa iyong kapatid. Hindi mo kayang harapin ang problema ngayon sa iyong mga mahal sa buhay. At ikaw ay tumamit ng mga taong pakawalan. Pero anong ginawa ko ni Asa? Nakuha ba siya sa preaching? Masakit ang bisaya. Tumbukan. Kasi totoong propeta ito ng Juda. Alam ang buhay ng Juda. Alam ang kahinaan. Alam ang kasikot-sikot. Kaya talagang nag-preach ng tumbukan. Masakit. Ang ginawa ni Asa, nasaktan siya. Sino ba? Akong hari dito. Ano ang magawa sa akin? Title ako rin ng church nito. Dapat comfort mo ko. Comfort me, Pastor. Comfort me, Pastor. So, anong ginawa ko ni Asa? Tignan natin. Verse 10. Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa propeta at inigay siya sa pinangguan sapagkat siya'y nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito. At pinagmalupitan ni Asa ang ilang sa mga taong bayan ng panahon yun. Sino yung mga taong bayan yun? Mga taong bayan sumasang-ayon sa mensahe ng propeta. Pinakitaan niya ng masama ang mga kampi ni propeta. Alam niyo, simple ang dahilan bakit tayo ay lumalayo sa totoong preaching. Hindi dahil mahihina yung preacher. Hindi dahil mga plastic yung mga miyembro. Nagiging plastic ang mga membro natin pag mayroon tayong sin sapagkat ang nakikita natin ay liwanag ng sin. Marami pong nagsasunglass, di ba? Pagkamahit ng panahon. Pag nagsunglass yan, ang nakikita niya malamig, madilim. Kasi ang mata niya nakasunglass. Pero pag inalis niya, yun ang totoo. Masakit sa mata. Minsan din sa atin, kapag tayo may kasalanan, paningin ng kasalanan ng ating nakikita, at tingin natin mga plastic at mga hypocrites yung ating mga kapatid. Pero actually, it is your sin. Kasalanan mo talaga ang tenga. Kaya nang lalabig ka. Kaya ayaw mo na makinig. At inisip ko, mas magaling ako sa salita dyan. Mas mahukong sa iyong labo dyan. Tignan mo, mali-mali yung ano dyan. Hindi tama yung preaching niya sa akin. Yan lang. Eh, may kakampi. Ang ginawa ni Hari, pinagmalupitan lahat ng kasang-ayon ni Propeta Anan. Talaga, sa sundan ko din yung text, pag hindi yung salita ng Diyos, wala tayong pag-asa. Kailangan laging malambot. At dahil dito ikatlo na nangyari kay Haring Asa, nagtiwala siya sa magagawa ng tao kaysa magagawa ng Diyos. Hindi niyo ang sabi sa 11. At ang mga gawa ni Asa mula sa unang una hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng mga ulan. Sabihin, wala pong nariningin sa Diyos na kalista lahat yan. Na ikatatlumpot siyam na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkaroon ng karamdaman sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay naging malupa. Gayunman, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga magagawa. Sa tingin ninyo, nagkataon lang ba yung karamdaman ni Asa?
Hindi. Ito yung nangyari nung siya magsimulang galit, magalit sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At siya dinakuha ng matinding sakit. Pero ang totoong sakit ni Haring Asa ay ang kasalanan. Yun ang lantad. At dahil siya may kasalanan, eto na, pumasok na ang karamdaman pisikal. Kaya ang karamdaman ni Haring Asa is spiritual and physical. Pero ang tingin ni Asa, physical lang ang kanyang karamdaman. Kaya nagtiwala siya sa doktor, nagtiwala siya sa magagamot. Hindi kayang gamutin ang doktor, ang spiritual na karamdaman. Ano dapat sanang gawin ni Asa? Humble himself. In the sight of God. Eh, napakarumpot pa yung pinaka buo ng kanyang buhay sa 2 Chronicles 14:2 nang sabi, Asa did good and right in the sight of the Lord, his God. Pero nag-end ang buhay niya bilang rebelde naman siya. Paano sabi ni Verdi si Asa? Namatay siya may karamdaman. Naghihirap siya. Pero hindi siya nag-repent sa kanyang kasalanan. Alam niyo, malaki po epekto nito sa ating pamilya. Yung spiritual sickness na. Lagi nating itinuturing ito, physical. Lagi nating inaano sa mga virus na pumapaligid sa atin. Yes, totoo mong kakasalit tayo sapagkat talagang bungay ng kasalanan na minahal natin sa. Pero ang dahilan talaga nito, yung ating sarili. Dapat sa Diyos tayo tumitingin. Lord, hindi ko kaya ito. Kayo po ang magpatawad sa ating kasalanan. Malaki effect ito sa nasasakupan natin, sa iglesia. Pag mayroon pong may karamdaman, spiritual, apektado ang iglesia. Sa pamilya. Tumingin tayo sa Diyos, sa Kristo. Umaasa tayo sa mga doktor, tama yun, dapat lang, sapagkat sila ay gifted din ng Panginoon. Pero unang-una tumingin tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo. Kung sabi ko ang pagkatapos mga kapatid, may mga aral dito, practical. Unang-una, paano natin tularan si Asa sa mga desisyong pamilya. Desisyong kabutihan ay dapat nating tularan. At huwag nating tularan ang kanyang mga maling desisyon na magdadala sa kasalanan. Alam nyo, itulad natin ang ating sarili sa kandila. Kandila. Hayaan nating mag-ingas yan. Yung kanyang natural na ringis, naningas. Minsan, hindi pa lang hangin, lumiliit, nawawala pero nabubuhay. Pero nagpapatuloy hanggang sa maubos yan, makonsume ang kanyang buong pagkakandila na nagbibigay liwanag, hindi nagpapala. Huwag tayong tumunat sa mga gasera. Na ang gasera pwede kong paliitin, pwede kong palakihin. Buhay natin, mamuhay tayo bilang isang natural na mananampalataya sa Diyos. Haya nating makonsume ang ating buong pagkatao na natili ang ating liwanag para sa Kanya. Huwag maging artificial. Kaya ang tanong ko mga kapatid,
Kanino kang bahagi sa buhay ni Asa? Sa kabutihan? O sa kasamaan? Sana tularan natin ang kanyang kabutihan. At kung mangyari naman sa atin na tayo po ay umani ng ating pagkakamalit kasama, laging nakatipa ang ating pagkakamalit. Alam niyo, istatwa sa bataan. Ano bang narayong bundok na yan? Redbed? Mount Samat. Kami po ang nag-deliver ng mga ano dyan? Materialis. Maraming disgrasya ang inabot namin dyan. Dahil sa tarik, tulas, bago umitayo yung damban ng katilingan. Alam nyo, ang alat ang mukha doon? Yung statso ang nakatipan ganun? Yeah? Kailan tayo niya nagpahinga yun? Palagpo ba yung kamay niya? Napagod. Kailan na kanya tinikip ito at nagmasimula? Kung paano nanatili yung nakatipa, ganun din ng Diyos. Hindi kailanman magsasara ng braso para sa at magbigay ng kanyang pagmamahal sa kung tayo lumalapit sa kanya hindi nakapagod. Yes, Kapitan. Mapit yan sa Diyos. Tayo na lang. O Panginoon, purihin niyo ka sa iyong kabutihan at kalagatian. Lord, totoo man na ginigising mo kami sa aming pong buhay, sa realidad, na kami may hina, nakakamali. Mayroon kami pagmamataas. Ngunit napakabiyahe ninyo na nagbibigay sa amin ng liwanag ng iyong salita upang makita namin ang aming pong mga kalagayan. Salamat po sa buhay ni Asa na iyong pinakita sa amin na marami siyang pagkukunan ng leksyon sa aming buhay. Na huwag kaming magmalaki sa mga natanggap naming biyaya sa inyong kabutihan at huwag kaming panghinawaan na magpatuloy na magliwanag sa inyong pong kalooban na para sa aming pong nasasakupan. At kung sakali naman, Panginoon, kami po'y magkamali at bumagsak po sa katiguan, naway tularan namin, Panginoon, ang ibang mga tao ninyo na handang lumapit sa inyo at humingi ng kapatawaran. At huwag namin tularan si Asa, Panginoon, na hanggang sa kanyang kamatayan, sa tao siyang maasa, tumitingin sa kanyang solusyon. Ngunit ang tutunan, karamdaman na espiritual ay ang ngayon kasigan. Na hindi man lamang sa tumawa at lumapit siya Diyos ang Diyan sa iyo. Napakalungkot po na isang taong mananampalataya. Ngunit namatay at nagdusa ng kanyang kasalanan. Pero hindi na ang ulan, Panginoon, na ito po'y nakapag-alis ng kanyang kaligtasan, kundi nagdusa siya ng kanyang kasalanan hanggang sa kanyang namatay. Kaway huwag mangyari sa ang kami. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.